I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time.
a worthy time spent on your God, listening to your word. Be touched once again, Lord. Be revived. Be restored, oh my God. Mula po sa manunat ni San Pablo. Amen? At ito po ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 3. Okay? Ikalawang Timoteo, kapitulo 3. Yan. At ang title po ng ating message ay Know the Times and Know the Message. Okay. Alam niyo po ba kung saan panahon na tayo nabubuhay ngayon? Do you know what time is it that we are living? Amen. So, yan, papaalam sa atin ni Apostol Pablo ngayon yan. Know the times, kinakailangan hindi tayo mga ignorante sa mga nagaganap sa ating kapanahunan. Sapagkat, I believe with all of my heart that we are living in a very critical time in our history. Whether it is in the history of the church or in the history of the world, tayo po ay nabubuhay sa isang napaka-critical napakahalagang panahon. At kasabay ng pag-alam natin kung saan panahon tayo nabubuhay, kinakailangan alam natin kung ano yung mensahe dapat pinangahawakan natin. Sapagkat hindi po madali ang mabuhay sa panahon ngayon. Amen po ba? Napakalaming mga pagbabago sa ating lingkungan. Napakalaming pagbabago sa ating henerasyon. Mga bagay na hindi mo akalain noong panahon, ngayon nagiging posible na. Hindi po ba? Amen. Sino mag-aakala na noong unang panahon yung mga cellphone natin ay mga analog na hanggang text lang, di ba? Pero ngayon dati hindi nga pwede mag-text sa cellphone, eh, kailangan i-beep muna yung mga beeper noong unang panahon, di ba? So i-beep mo muna yung number mo, tapos hahanap ka ng mga landline na phone sa atatawag, pero ngayon iba na po. Tignan yung mga cellphone natin ngayon. Diba? Lahat nandito na parang mini computer na pinaliit. Diba? So, yan. Pag-aaralan natin na mamaya. So, know the times, know the message. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 17. So, simulan po natin. 2 Timothy chapter 3. Yan. Simula tayo dito sa verse 1. Sabi po the one, but mark this. There will be terrible times in the last days. Okay, sabi po ni Apostol Pablo, kung bibigyan natin dito ng backgrounder, ang sulat po ito ay ginawa ni Apostol Pablo para sa kanyang anak, sa spiritual, sa kanyang disipulo, sa kanyang disciple, na si Timoteo. Si Timoteo ay bata pa. He's young. Siya po ay isang youth. Siya po ay isang kabataan. At si Apostol Pablo naman, on the other hand, ay nasa kanyang katandaan na. Kumbaga nasa last salvo na siya ng buhay niya. Nasa last hura na kanyang buhay. At lahat ng mga pwede niyang ihabilin sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo ay kanyang ibinibigay. Kaya panay ang sulat niya. At
ito. Timoteo, mark this. Tandaan mo ito. Sabi niya, there will be terrible times in the last days. Sa mga huling panahon, sa mga huling araw, ay terrible, sabi dito terrible, pero in some other translations, sabi doon perilous times, P-E-R-I-L-O-U-S. Okay, sabi doon, in some other translation, yan. Dito sa NIV version, terrible ang pinanong. Sinabi mo terrible ang ibig sabihin nun. Positive ba yun or negative? Negative yun, di ba? Terrible, terrible times. Okay? It's a bad times. Okay? Sa ibang translation, perilous times. Taken from the root word peril. Pag sinabi mong peril, danger. Okay? Kaya sa ibang translation din, ay dangerous times. Or hard times. Ibig sabihin, sa mga huling panahon, mahirap. Mahirap, it will be very hard, sinasabi ni Pablo. Timothy, it will be very dangerous. Timothy, it will be very perilous. It will be very terrible in the last days. Okay? Ano po ang last days na tinatawag? Ang last days po ay yung panahon na pagdating ni Kristo, okay, the first coming of Jesus Christ, up to the second coming of Jesus Christ. Yung panahon na yun na nakapaloob mula sa first coming, kailan yung first coming? 2,000 years ago, nung pinanganak si Jesus sa lupa. Okay? Nung pinanganak si Jesus sa lupa, sa Bethlehem, at pagkatapos, inaccomplish niya yung kanyang mission, that is to die on the cross of Calvary to save humanity from sins. So, yun po yung first coming of Jesus Christ. Mula noon, hanggang ngayon, ito po yung mga sinasabi ng Apostol Pablo, hanggang ito na yung imminent second coming. Kailan naman yung second coming? Okay, ang second coming of Jesus Christ, yung first phase or first part ng second coming of Jesus Christ ay yung rapture na tinatawag. Okay, yung rapture of the church na kung saan darating si Jesus mula sa langit, bababa siya, pero hanggang doon lang siya sa alapahap, hindi siya bababa talaga dito sa lupa. Tapos, yung mga naunang namatay na, sila ang unang babangon, na mga born again, sila ang unang babangon mula sa mga patay, and they will meet up in the air with the Lord. Tapos, kasunod naman tayong mga buhay na hindi na makakaranas ng kamatayan, bagkos mababago yung ating mga katawang panlupa, papapalitan ng katawang panlangit or glorified body to meet the Lord Jesus Christ in the air. Yun po yung tinatawag na rapture of the church. First phase lang yun. Yung second phase of the second coming of Christ ay yung bababa na tayo dito sa lupa. Makikipaglaban tayo sa army ni Satan, tayo yung army ni Jesus Christ, magkakaroon ng Battle of Armageddon, at pagkatapos ng Battle of Armageddon, Millennium Reign. Pero bago pa yun, meron pa yung tinatawag na the Great Tribulation Period. Okay, so, ibang mag-aaral din yan. Okay, the second coming of Christ. But what I'm saying is, yung tinatawag ni Apostle Pablo dito, na last days ay yun. The period between the first coming of the Lord and the second coming of the Lord. So, nandito tayo sa gitna. So, at I believe nandito na tayo sa pinakadulong-dulong ng last days na iyan. Di ho ba? Sapagkat sinasabi ng mga skeptics, yung mga dudag na dududa, sabi niya, ay naku, matagal na yung sinasabi ng last days na yan. Noong pa, noong unang panahon ba, sinasabi na yan, last days na yan, di ba? Hanggang ngayon, last days pa rin. Kaya sila, hindi sila naniniwala sa rapture, hindi sila naniniwala na dapat magpakabanal ka, kasi ikaw na banal ang kukunin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Hindi sila naniniwala doon, kasi nga naman, ang tagal na yan eh, na ipinipress yung unang panahon pa, nagdaanan ni Jesus, ang mga hindi pa rin naman dumarating, di ba? Pero sinasabi ni Apostol Pablo, eto, yan, in the last days, meron talagang balita yun sa verse. In the last days, there will really be terrible, it will be really the terrible times.
at ngayon po, lalo nagmamanifest. Tama yung sinasabi nila, nang tagal-tagal na yung last days na yan, okay, di ba rin natutupad. Pero alam niyo po, yung sinabi ng Apostol Pablo, unang panahon pa, hanggang ngayon makikita natin, okay. Ano rin yung mga katangian ng last days na ito? Okay, ito, verse 2, tingnan po natin. People will be lovers of themselves. Okay. Diyan pa lang, baka isang buong preaching na yan. People will be lovers of themselves, number one. Number two, lovers of money. Boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Napakalilaw, di ba? Ungrateful, unholy, without love, walang pag-ibig, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, they hate everything good, treacherous, sa ibang translation, traitors, mga nananan-nananan-raidor. Rush, conceited, lovers of pleasure rather than the lovers of God. So, tingnan natin yung susunod. Ito yung verse mismo, pag isa-isahin natin. Ano rin yung mga katangian ng mga ng last days? Number one, lovers of self. Diba? And what would be a better manifestation of this than the selfie generation? Diba? Natuwa, 2,000 years ago, pinapraninga niya ako sa mga. Totoo, di ba? Nangyari, more and more people will be lovers of themselves. Alam niyo po ba, may nabasa ako na isang pag-aaral na yung mga tao daw na mahilig na mag-selfie ng mag-selfie, sila raw yung mga tao may palagi na yung security sa buhay because they need likes and yung comments, likes at saka comments to validate their existence or their being a person. Amen? Pero, hindi mo nga may iwasan kasi ito na talaga yung generation eh. Nauso na yung technology. Ay, ano pang gagawin mo? Eh, andyan yung lahat ng technology. Pwede mong mapaganda yung sarili mo. Pwede mong mapagwang po yung sarili mo. Di ba? I-photoshop mo lang yan. Ilang minuto lang pag-publish mo. Ang ganda-ganda mo na parang ang artista. Di ba? So, what? Bakit hindi mo gamitin yung technology, okay? Wala pong masama doon because the Lord, I believe, has given man wisdom to produce all these things for the purpose of glorifying His name. Kaya naman, pag wala sa Lord, nagagamit sa ibang kaparaanan o nagagamit ng excessively, yung sobra na, wala ng control, na hindi na niya alam kung ano yung motivo niya ng mga bagay na pinaggagawa niya. Halimbawa, kasi selfie lang niya ngayon. After mga 2 minutes, meron na naman. After ng 3 minutes, meron na naman. Excessive posting of himself. Tapos, kinakailangan medyo, kasi pag iba pag nagsiselfie ka, pag picture mo ng sarili mo, titignan mo muna kung maganda yan. Kasi hindi mo muna yung kapapis kung hindi ka maganda doon, di ba? So, ang mangyayari, you will become very critical of yourself. Ano ba yung pangit nito? Ano ba yung diferensya ko nito? Pag meron na kita hindi maganda doon, babaguhin mo yun, ipo-photoshop mo yun, di ba? Para pag na-publish for all the world to see, marami ng likes na makukuha, marami ng comments na makukuha. Amen? Na mapavalidate kung ano yung maganda mo o pagiging copy mo. Amen? So ask yourself, bakit mahal na mahal yung sarili ko? Bakit nagsiselfie ka? Why are you publishing it? Is it for fun? Or is it to garner likes and comments in order that you will satisfy your insecurity? Amen? Well, dahil kailangan mo ng mga taong magpavalidate ng kagandahan mo o ng kabulian mo. Amen? So, 2,000 years ago, nang printing na yan ni Apostol Pablo. The lovers of self. Amen? So, hindi ko sinasabi pag yung mga nagsiselfie, mahal na mahal nila yung sarili nila. Okay? Although, that is partially true. Pero sinasabi ko, when we do things, halimbawa, yun nga po yung mga panahon na yun, ito na talaga yung panahon na yun eh. So, ask yourself, bakit mo pinapublishan or bakit mo nilalagay yan sa Facebook or any social media network? Is it
for fun, dahil gusto mong, ano, you just have to, parang gusto mo lang i-publishan, or more than that, meron ka talagang hinahanap, meron ka talagang gustong makuha. Yung mga likes, pag naka-500 likes ka, parang iba yung pakiramdam mo. Tapos, pag walang nagla-like, at lungkot-lungkot mo. So, yung tingin mo sa sarili mo ay nakadepende doon sa sinasabi ng ibang tao patungkol sa'yo. Nawawala yung essence na you are fearfully and wonderfully made by God. That whoever and whatever you look like, mas critical ka sa sarili mo, ayan, naghahanap ka na, naku, ang laki pala ng ilong ko, kailangan ipag-plastic surgery mo to, kailangan pumunta ako ay pero, mag-iipon ako ng 100,000, kailangan magpag-hosting ako. Para pag nag-selfie ako, maganda ang tura ko. O kaya nakita mo sa sarili mo, ay, ang itin ko pala, kinakailangan, isigyan ko pala, ano ba yung tawag doon? Paliwanag ko pa yung ipag-finotion ko. So, lalo kang maraming makikita ang mga kakulangan mo na kung hindi naman unang selfie, usang selfie, hindi mo naman nakikita yun. Amen. You love yourself for who you are. Pero nung nausin selfie, nung nakikita mo yung mga flaws mo, yung mga weaknesses mo, yung mga kakulangan mo, yung mga quote-unquote kapangitan mo, ngayon, you desire for more. Gusto mo nang baguhin yung sarili mo. Gusto mo nang kumaos yung ilong mo. Gusto mo nang lumaki yung mata mo. O gusto mo nang pumuti ka. Amen? Ayaw mo na lang ayaw ang kita. Amen? So yun po yung lovers of self. But yun nga, hindi ko naman sinasabi yung lover of self. Eh, malaman mo sa lead niya. Pero, yun na, ask yourself the question. Why do you do these things? Is it for fun? Or is it to validate your insecurities? Yan. So, selfie generation. Yan lang po yung characteristics ng last days. Lovers of self. Number two, lovers of money. Sino dito yung nakakaalam ng mga politikong nakakulong? Dahil nagkamay sila ng bilyon-bilyon sa lapi mula sa kabal ng bayan. Amen? Hindi lang po bilyon, bilyon ang kinuha nila sa pork barrel. And where are they now? Kulong sila. Amen? Waiting for their trial. Lovers of money. Mga nakalagay sa pwesto, mga may mga titulo, pero hindi po nila pinahalagahan yung tawag nila bilang mga public servants. Inabuso po nila yung kanilang mga power kaya habang nasa pwesto din sila, nagkamal sila ng maraming salapi at nag-ibol ng mga kayamanan nilang pansarili. Kaya sa Batangas, meron silang mga ektaryang lupa, meron silang mga hasyenda. Amen? Sa mga maraming lugar, meron silang mga tagong yaman. In the last days, Apostle Paul has predicted, people will become more and more lovers of money. They will not love serving the people, but they will love money more than serving the people. Amen? At yan po ay talamak na talamak, amen, sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Amen? People have become lovers of money. Kay sila pa ay nasa mataas na pwesto o isang ordinaryong MMDA lang or I'm not saying na sila lahat ko ng MMDA ay namumurakot, pero diba pag maraming mga nakukuha na ng cellphone na nilalagyan sila, pag nalagyan sila, okay na, pagkakalisig ka lang, pag nabuti ka na dito, yung mga ganun. So people will become more and more lovers of money. Hindi na ba yung paglilingkod na, ito, bigyan kita ng servisyo, pero ang kakalit, ganito, di ba? Para kaabusuhin yung ano mo, yung, mahirap ka na nga, nanakawal ka pa ng pera, or mahirap ka na nga, pinangutang mo lang yung placement fee, tapos dulokohin ka pa, hindi ka na illegal recruiter ka na, yung mga ganun, di ba? Ilang mga ganyan pa yun lang na ating mga nabasa o napanood, na dahil sa pag-free for money, dahil sa pagpumahal sa
ay maraming mga tao ang nabibiktima. Okay? Lovers of money. Pangatlo, kuya, no? Yan. Proud. Sa pangmakatangian, sabi ng Apostol Pablo kanina ay yung kakaasan or being proud. Yung ba? Ngayon po, kapag ikaw ay humble, ikaw ay isang humble na person, parang hindi yun, it is not of the norm. Kasi ang norm ngayon, ikaw ay taas, ikaw ay proud, ikaw ay mayabang, kasi mayroon kang pwesto, or mayroon kang titulo, or mayroon kang kayamanan, or anything that you can be proud of or boastful. Okay? Stack up! Hindi ko sabihin ng stack up, yung nakalagay ka na lang sa kamo na yan, wala ka nang balak na mag-open sa mga bagay na nangyayari sa'yo. Halimbawa, eto na ako, eto na nanak na akong ganito ang religion ko, kaya I'm stuck up with this religion. I will never, never, ever leave my religion. Okay? Kahit na nakikita ko, bakit kaya yung religion na inaatanan ko? Wala nang pagbabawi ng buhay ko. Maatid ako ito. Nakaupo, isang oras, nakikinig sa sermon. Pero kung hindi ko, dalhin sa bahay, nahihintuman yung kapit-bahay, at ang nakalay pa rin ako. So kahit na alam nila na walang nangyayari sa buhay nila, dahil stuck up sila, they will never make their religion. They will never open up sa mga bagay na magpapalaya sa kanila. Okay? Rude. Alam niyo po yung sabihin ng rude? Pagkaspa. Kaspa ang pag-uugali. Dahil po yan. Yan. Disobedient to parents. Diba? Eh, marami na mga noong paunang panahon eh. Marami na mga disobedient to parents. Pero ngayon, iba na ang pagiging disobedient ng mga bata sa kaya ng mga magulang. Diba? Meron po kami kapit ba? Kasi malakas po yung boses nila sa pag-usay. Diba? Parang sila na yung matanda. Tapos sila na yung bata. Diba? So, sinabi na yun ni Apostol Pablo, more and more kids, children will be disobedient to their parents. Hindi na sila nakikinig. Hindi na sila makikinig. Amen? Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya, pag ganun sila, ibigay mo sa Lord. Amen? Disobedient to pera. Lahat ng gatas na yung pinagatas mo, paglaki nila, susuwagin ka pa yung mga ganyan. Ungrateful. Or kahit na hindi sa ating mga magulang, sa Lord na lang. Sa bawat araw na lumilipas, do you ever find time to thank God? For what? For the air that you breathe. Diba? For the water that you drink, for the shelter that you are in, for the clothes that you wear, lahat ng bagay na tinatamasa mo galing sa Lord niya. At bago ka ba matulog sa gabi, masabi mo man lang, thank you, Lord. You have kept me safe for the day. Thank you, Lord. Kumain ako ng tatlong beses sa araw na ito, ang sarap pa. Thank you, Lord. Napromote ako. Thank you, Lord. Saya-saya ko sa araw. Kinakailangan pong buhay natin is a life of thanksgiving. Amen? Give thanks to the Lord for His love endures forever. Lahat po ng buhay natin, lahat po ng tinatamasa natin ay galing sa Panginoon. Kaya huwag po tayong maging Ismail na kagaya ng sinasabi ng katangian ng mga tao sa huling kapanahonan that they are ungrateful. Wala silang utang na loob. Hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Tayo po marunong magpasalamat sa Diyos. Amen. 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 Alam niyo po, hindi pwede lumipas ang isang araw na hindi po ako nag-thank you kay Lord. Kahit nag-drive po ako, kung nagtataas ang kamay ko, thank you, Lord. Pag kinukulit ako ng Holy Spirit, kahit nasa jeep ako, amen. Nung kukulat yung katabi ko, nasa LA, biglang ako nagtataas ng kamay ko, ipigit. Because, nililig akong mag-thank you my Lord. Amen. Huwag po tayong mahihiyak. Let us live a life of gratefulness, of thankfulness. Let us thank the Lord. At habang ginagawa po natin yun, mas maraming blessing ang bibigay ng Lord. Let us love. God loves. At
thankful, Christian. Yung marunong magpasalamat. Natutuwa po kaya si Lord. Pag lagi po tayo nagpapasalamat sa Kanya. Sa mga bagay na natatanggap natin. Okay? Huwag po natin yan. Ungratefulness. Ayan. Susunod. Godlessness. Godless. Walang Diyos. Walang takot sa Diyos. Amen? Naku, napaka, yan po ang society natin ngayon. Alam niyo po ba yung sikat na sikat ngayon, yung ISIS na ninatawag, di ba? Kung mamumot sila ng ulo, ganun na lang. Parang hindi buhay ng tao yung pinuputan nila. So, that is godlessness to the extreme. Walang takot sa Diyos. Walang pagkatakot sa Diyos. Yung pong ginawa nila sa Psalm 44, na hindi lamang nila pinatay ng normal, kundi patay na nga, pinanata pa ng pinanata, tapos pinuputan pa ng ulo ba, or masakwasak pa yung buha, kasi talagang close range, pinamatay pa, tapos meron na ngang vest, tinanggal pa yung vest, para parilin, para siguradong mamatay na. Who are these people who do such rude and cruel things? These are the godless people. Ito ang mga tao na walang Diyos. Wala silang kinakatakutan. Wala silang Diyos sa kanilang mga puso. So that they could do these cruel and bastardly things. Amen? Yan, godlessness. Ang mga ISIS na to. Ginagawa daw nila yun, it is an honorable act ang sila ay mamumut ng ulo ng mga innocenting mga hapon, ng mga innocenting mga Red Cross workers, ng mga innocenting mga missionary, ng mga innocenting volunteer workers for humanity. Ikinikintap nila, ina-abdap nila. Tapos ibabandera nila sa YouTube or sa media at sasabihin nila pupunan namin ito ng ulo. At ang rason nila ay for an honorable act for the glory of Allah. Amen. Because of their religion. Who are these things that do such cowardly and bastardly acts? These are the godless people. Ito yung mga walang takot sa Diyos. Wala silang Diyos. Kaya nila nagagawa ito. At sa panahon po natin ito, they have become more and more intense and extreme, Panginoon, sa kanilang mga kawalan ng Panginoon sa puso, sa kanilang kawalan ng takot sa Diyos. Amen? Ang yayabang pa nila, binabandera pa nila sa media. That is, yung po yung manifestation, yung exact illustration ng godlessness. Next, unforgiving. Yan, isa din daw yan sa katangian ng mga huling kapanahonan na ito, that people will become more and more unforgiving. Hindi sila nakakalimot. Pag may nagawang kasalanan sa kanila, nakatanim yun, binemeditate yun. At yung unforgiveness na yun ay inaalagaan talaga na para magang daily-daily nila. Kaya naman yung kawalan ng pagpapatawad, yung kawalan ng forgiveness sa kanilang mga puso, hindi nila alam. Dumilipas ang panahon, kinakain na sila. Amen? Kinakain na sila noon and you have become rotten because of that unforgiveness in your heart. You have been harboring it for too long. May nasabi sa iyo si sister, may nasabi sa iyo si brother, nagalit ka, nagtampo ka. At inalagaan mo yung galit na yun, inalagaan mo yung tampo na yun, inalagaan mo yung kawalan ng pagpapatawad na yun, isang araw makita mo yung sarili mo, backslide ka na. Ayoko na po matin. Sobra talaga yung galit ko. Ay sister, ay brother, ay pastor, ay ate, ay kuya, unforgiveness. Amen? Tinukoy po yan ni Apostol Pablo. May sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ito yung mga bagay na ito. So tayo yung mga Timoteo na sinusulatan ni Pablo. Amen po ba? So let us not harbor unforgiveness in our hearts. Because one day, it will eat us away. Kakainin ito yung ating spirito hanggang sa mabulok tayo, hanggang sa pagiging backslider na tayo. Naligas na yung puso natin na kahit anong bungkal mo or kahit anong dilig mo, ay hindi na, yung tigang na puso mo yun ay hindi na basta-basta napapaamo o napapalambol because it has
has hardened so much because you have harbored unforgiveness in your heart for too long. So, it's not healthy. Amen? Amen. So, karoon po tayo ng lesson doon. Next, heartless. Yan, walang puso. Diba? Sino yung mga gumagawa ng mga bagay na yun, yung mga pinapatay nyo yung mga tao ng walang kaundangan? Amen? Sila yung walang puso. They don't have the heart, the compassion, the sympathy. Amen? They are heartless. Amen? Yan. Yung mga pag nakakita ka ng mga nangangailangan, wala kong pakialam, ang tawag doon, apathy. Okay? Apathy, ibig sabihin, wala kong pakialam. Kaya may nakikita ka naghihirap, hindi mo na nababagbag yung puso mo. Nakikita mo or napapanood mo yung mga naghihirap, yung tawa, biktima ng mga ganitong bagay. Pag pinapanood mo, wala kong nakararamdaman, check yourself. Baka apathetic ka. Pero kapag nakakita mo yung mga nagdurusa, nagiging biktima ng mga injustices and cruelty, at nababagbag ang puso mo at naiiyak ka, then meron kang sympathetic. Meron kang puso sa mga bagay nito. Amen po ba? Sino yung nakakita? Yung isa nakita ko yung isang congressional hearing. Si General Espina, yung acting OIC ng PNP. Nung tinatanong siya ng mga congressmen, nag-breakdown siya. General, men in uniform, 5-star. Produkto ito ng napakaraming pinagdaanan ng battle, napakaraming gera. Amen? Pero in front of these senators and congressmen, nag-breakdown siya into tears. Hindi niya inisip na naka-uniform siya. Hindi niya inisip na siya ay general. Umiyak siya na umiyak. Naman ang bata. Sabi niya, bakit pag ginanito yung mga tao ko? Sobra naman. Inoverkill niyo naman. Tapos iyak siya na iyak. Amen? Alam mo? Yung pagtulo ng luha niya, sabay din yung tulo ng luha na napagbag din yung puso ko. Amen? At lalo akong bumilig sa kanya. Amen? Man in uniform, there's no greater sight to see than a man in uniform breaking down in tears for his fallen comrades, for his fallen man. Amen? Kaya kung wala kayo naramdaman mo sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo, wala kang awareness sa mga nangyayari sa paligid mo, then check yourself. It's time for you to feel something. To feel empathy, to feel sympathy for those who are mga na nagiging biktima ng injustices. Amen? So, heartlessness. Okay, next, hateful. Yan, haters, di ba? Hindi naman napapansin ang daging haters kahit sa Facebook. Di ba? Haters will be haters no matter what you do. Yan, pabayaran mo na lang sila. Ng pansinin. Amen? Kahit na anong gawin mo na convincingin sila, haters will be haters. Yeah. And people, in the last days, sabi ni Apostle Pablo, will become more hateful. Lalo sila magiging they will hate you for being a Christian. They will help you for being promoted. They will hate you for being beautiful. They will hate you for being wealthy. They will for being prosperous. Amen? Ano ka naman ginagawa sa kanila? Amen? Pero bakit galit na galit sila sa'yo? Diba? Because haters will be haters. Apostle Paul said, in the last days, the haters will increase. The haters will proliferate. Sabihin, nadami pa sila. Nadami pa sila. Amen? Yung hate sa puso nila. Okay, kung titingnan natin sa mas taas na level, yung mga namumugot ng ulo, puro ng hatred yun sa puso nila. Kasi ba nila gagawin yun, di ba? They are full of hate. Instead of love, they are full of hate. Next, cruel. Yun, cruelty. Magiging cruel, malupit. Okay? Pagiging malupit po ay nangyayari na ng mga unang panahon, pero mas grabe po yung mga kalupitan ang nangyayari nyo. Amen? Sa India, pinagmamalupitan nila ang mga babaeng doon. Nire-rape nila ng parang ganun na lang, parang padalang. Amen? Cruelty to the women.
Amen? Yan. Next, no self-control or pity. Yan. Kawalan na, pagpipili sa sarili o pagkaawa sa ibang tao. Next, will hate everything that is good. Yan. Kapupuyan nila anong bagay na ginagawa mong mabuti. Pupuntahin nila. Amen? Kahit na tama yung ginagawa mo, watch out. Pupuntahin ka pa rin nila because they hate you for doing what is good. Okay? So, we'll hate everything that is good. Next, sneaky and reckless. Yan. Reckless yung kawalan ng pag-iisip na ano sa kalang gawa ka lang ng gawa, hindi mo alam, nakakasalasa ka na. Amen? Salita ka lang ng salita, hindi mo alam, nakakasakit ka na. Okay? Being reckless. Puff up with pride. Yan. Yan ang isa sa mga weakness ng mga man of God. Dahil sobra na yung pagkakagamit sa kanila o dahil sobra na yung anointing na nagmamanifest sa kanila, then they seem dumalang nila yung ulo. So, papasta. Okay, sabihin ng papa, nakakita na kayo ng marshmallows? Diba? Marshmallows, pag pinipin mo yun, ang liit-liit lang doon. Diba? Pero pag pinitawan mo yun, nagpapakap siya, lumalaki siya. Pero walang laman yun. Ganun yung mga ibang mga Kristiyano. Porke nakarating na sa ganitong pwesto, o nakatayo na sa harapan, nakahawak na ng mic, o nakatugtog na ng instrumento, nagkaroon na ng titulo, napapap-up na sila. Lumalaki na yung ulo, kaya pag kinorek mo, hindi na tumatanggap ng koleksyon. Pag dinisiplina mo ng konti, nagagalit na, nagtatampo na. Pag tiniiay mo lang ng konti, kasi hindi eh, kinakaatan ng practice or ganito or anything, nagtatampo na sila. Sino tayo para hindi tayo madisiplina, di ba? Sino tayo para hindi magpadisiplina? Sino tayo para hindi magpakorek? Yan po ang kalaban ng mga leaders o ng mga nakatikim na ng pwesto. Puff up with pride. Para baga they are incorrectable. Kasi andun na sila sa ganong pwesto. Pero hindi ko lang. Ano. Next, lovers of pleasure instead of God. Yan. Ang mundo natin ngayon, napakaraming in-offer na masasarap na bagay. Candy coated. Colorful. Napakagandang tingnan. Parang napakasarap tingnan. Pero once na kinain mo, magiging dahilan para ka magka-diabetes. Magiging dahilan para ka magka-sore throat. Magiging dahilan para ka magkasakit. Kasi maganda lang tingnan yung cotton candy, pero puro asukal yun. Amen? Ang ganda nga na tingnan, rainbow color, tamis-tamis. Sa unang tingin mo, sa unang tingin mo, ang sarap-sarap. And you enjoy it so much. Pero tingnan mo yung after effect nito. Amen? Nakita mo, iba na yun. Nagagulan mo. Kasi ang tamis. Hindi po mayroon ng maraming tubig. Amen? Pagkatapos, pagkuha ng sugar, ano mo, level mo, ang taas na, may diabetes ka na. Tapos, ang diabetes, di ba, pag nagkaroon ka ng diabetes, kumibiyan mo ako ang ikilos nun. Andiyan na yan, hindi na matatanggal eh. Kaya ang dami ng mga bawal-bawal. Pag hindi mo na pag-ingatan, yung diabetes ay mag-lead into more complications. Di ba? Kaya diabetes, pwede mag-lead into renal failure, pamagsak yung kidney mo. Ang diabetes, pwede mag-lead into yung kapag nakasugod ka, hindi gumagaling, kapagbubula na ng kamay. So in other words, nagsimula sa simple bagay, maliit na bagay, your love for pleasure, and yung pagnanasa mo na masiyahan dahil masarap, dahil maganda, dahil akala mo ay napakainam, your love for pleasure, pero hindi mo alam, yung after effect nito, yung resulta nito ay matindi. Amen. Pagbalik sa'yo, mamamatay ka. Pwede kang mamatay. Pagkakasakit ka, mamatay ka, you will be ruined. Amen? So, lovers of pleasure instead of God. Mabalik po tayo doon sa ano, yung godlessness. Alam niyo po ba sa Korea,
Korea, legal na yung adultery. Pwede na nag umagalong niya at tinatanggap ng batas sila. Di ba rin yung pakiliyaki? Bawal, pag nahuli ka, pwede ka i-demanda ng adultery or concubinage, magbabae. Ang maglalaki, adultery, magbabae. Pero sa Korea, legal na naman lalaki ka kung magbabae ka. Which is sad. Kasi alam niyo po ba ang Korea, sila ang pioneer ng Prayer Mountain. Noong 1990s, sila ang nagpalaganap ng Prayer Mountain. Sa Pilipinas, kaya nagkaroon ng mga Prayer Mountains at mga prayer cells, mga prayer chains, prayer and fasting. Korea po ang nagpioneer niyan. Kaya noong 1990s, nag-boom ang Korea. Not only spiritually, sa kanila ang pinakamalaking church sa buong mundo. Kay Pastor Yonggi Cho, 1 million in attendance every Sunday. Ha? Sa isang church service, 1 million yung attending ni Pastor Yonggi Cho. Kasi nagkaroon ng massive revival and spiritual awakening sa Korea because they are prayerful as a people. Lumulungod sila sa kanilang kalimang, hurra ba, hurra ba, hurra ba, ang nilalakas ng mga warrior, ng mga prayers. Di ba, malalakas ang boses ng mga Koreano? Kala mo, kung nagsasalita sila, galit sila kasi ganun po sila. And because of the spiritual awakening, nagkaroon sila na economic revival din. Tumaas sila as a nation. Dumating ang panahon na kilala sila sa buong mundo. Kaya nga, dumating mga Samsung, Kia, nakipagsabayan niya sa buong mundo, di ba? Nag-promote sila economically because they are a Christian nation in the past. But, tingnan niyo po ang nangyayari. Ito yung sinasabi ng Musulman. In the last days, godlessness will prevail. Korea is not exempted. Nakaranas na ng revival, nakaranas na ng spiritual awakening, pero ngayon, going down the drain. Nag-slide ba? Nagpa-backslide ang Korea. Biro mo sa dami na ipapasa, yung pangangalo niya, pagkakaroon ng abit ang ginagawa nila legal, which is very far cry from the Korea of the 90s. Na yung mga tao doon na ang daming mga Kristiyano, buti sa Korea prior to the spiritual revival eh. Pero dahil doon, nagkaroon ng mga Kristiyano, mga artista nila Kristiyano, mga artista nila, mga singer nila Kristiyano, at kung nag-concert sila, kinakanta nila mga Kristiyano. Mga Kristiyano, so very, ano sila, pag nagpatuto, nag-testify kay Jesus Christ, ganun na lang, ginagamit nila ng entertainment, ba, Korean way. Nakikita nyo, pinenetrate nila ang buong mundo. They are very unique in their musicality. Yung kanilang musicality, K-pop. Hindi nila kinakape ang American music. Hindi nila kinakape ang European music. Meron silang sariling identity. Hindi rin sila marunong mag-English. Bakit nila sariling wika nila kaya hindi sila marunong mag-English. Because they love their identity. As a Korean, as a nation. God has blessed them for that. Pero ngayon po, going down the drain na rin sila. Because they have morally decayed. Because of mga ginagawa nila po na mga patas na pinapasa nila na hindi kalooban ng Panginoon. And watch out, patuloy na babagsak ang Korea. Noong isang araw, meron akong nabasa sa Yahoo, sabi niya, in 5 years, Samsung will be gobbled up. Sa ibig sabihin, lalamunin daw ng buo ng kanilang mga competitors. Pag nagsulat doon na hindi Kristiyano, nagsabi ko pa parang prophetic ng ko ah, na in 5 years daw, kasi ngayon tinalo ng Apple ng Samsung. Dati, Samsung in mobile ako. Pero ngayon, tinalo in terms of sales and in terms of mga pagpapenta din isang araw, biglang nag-boom ang Samsung, biglang nag-boom ang Kia, ang Hyundai, di ba? At marami pang iba. Even in their, sa kanilang music industry, di ba? Sikat na sikat ang K-pop sa buong mundo. At hindi na iintindihan ng mga taga-ibang bansa, kinakanta nila yung mga K-pop na mga awi. Kasi isa yun sa mga naging daan para itaas sila. Ngayon, hindi na nga po magiging gano'n ngayon. Kasi ang Korea has drifted away from the will of God. Okay.
So, yan, godlessness, nakalala ko lang po kasi yan. Okay, so, balik natin doon sa ano, sa yung moral decay. So, ano po yung, Josh, ano po ang ibig sabihin ng mga bagay na ito na binanggit mo ni Apostol Pablo, the characteristics of the changing times. So, next slide. Yan. These characteristics are indications of a decay in morality. Di ba? Moral decay due to misplaced love. Kasi, sabi ko sa verse 4, lovers of pleasure instead of God. Because man has become lovers of pleasure instead of lovers of God. Okay? Kahit na lang ngayon eh, check natin yung sarili natin. Gano'n natin kamahal si Lord? Mas mahal ba natin siya kaysa sa laptop natin? Mas mahal ba natin siya kaysa sa cellphone natin? Mas mahal ba natin siya kaysa sa pera natin? Mas mahal ba natin si Lord kaysa sa ambisyon natin? Mas mahal ba natin si Lord kaysa sa boyfriend natin or girlfriend natin or pamilya natin? How much do we love God? Or do we love the earthly things or worldly things more than God? Check ourselves. Gaano natin kamahal si God? Dahil kung hindi natin, kapag yung love natin ay misplaced, o ibig sabihin, yung pag-ibig natin ay nailagay sa iba, at hindi sa Diyos, yun po ang magiging bunga. There will be decay, immorality, yung values. Kaya mga tao ito ay gusto makiapin at gusto ilegalize sa pangyayapin because they do not love God anymore. They do not fear God anymore. Napunta sa, ang love nila ay napunta sa pleasure of themselves. Yung pagbigyan ng kasiyahan ng kanilang mga sarili. Kaya ito pa ay pakikiapin. Kaya ito pa ay mga bagay na material na nagpapasaya sa atin. That satisfies our physical needs. Amen? Sa ibang tao, maaaring ito ay drugs or smoking or cocaine or anything that satisfies and gives pleasures to the flesh. Yan po. So, kapag misplaced yung love natin or misplaced yung love ng tao, napupunta sa ibang bagay, ganun po ang nagiging bunga. Sabi na po sa Pablo, verse 4, man has become lovers of pleasure instead of God. Mas mahal po nila ang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanilang flesh, sa kanilang laman, kaysa sa Diyos. Okay, number 2, kaya po nagkakaroon ng moral decay sa ating society because man has misplaced focus. Diba kaya lang sabi ng Hebrews chapter 12, look unto Jesus. Kanina raw tayo focus ng paningin? Kay Jesus. But once your focus has been misplaced, napunta sa maraming bagay instead of Jesus, yun po ang magpagiging diferensya. Eh, you know, people will be lovers of themselves. So, dati, ang focus kay God ngayon sa sarili na lang. Focus will be towards themselves. Kaya nga, ang mangyayari, kapag ang focus na wala kay God, napunta sa sarili, hindi na si Lord ang mahal mo yung sarili mo na ang mahal mo. Kung ano man ang makakapagpasaya sa sarili mo, ang nasusundin mo. Pero kapag ang focus mo si Lord, ano man ang makakapagpasaya kay Lord, yun ang gagawin mo. Kahit nasa banyo ka, kung alam mong makakapagpasaya kay Lord na nag-worship ka sa Kanya, habang naglalag pa ka o naliligo ka o nagluluto ka, bubuhalin ka lang ng papurin, paawit sa Panginoon, yun, ang focus mo kay Lord. Amen? O, pag nasa banyo kayo, ano yung inaawit nyo? Inaawit mo ba para kay Lord? Nag-worship pa kayo kay Lord? Focus. Sabi ko ni Apostol Pablo, kaya ang mga tao ito, ay nagkakaroon ng decay sa values and morality because of misplaced focus. Nawala yung focus kay Lord, napunta ang focus sa sarili. Napunta ang focus sa pangangailangan. Napunta ang focus sa mga problema. Kaya naman, nawawala yung look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Next. B. Moral decay and people decay. Yan, ibig sabihin, hindi lamang yung values of society, yung morality ng society ang bumabagsak. O nagbibigay, alam niyo po yung decay, yung nabubulok. Kundi tao mismo. Sabi ko sa verse 5, having a form of godliness, but denying its power. Ang ganda po niya, tingnan po natin sa verse 5, sabi ko yun,
having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Okay, meron daw po mga tao na kung titingnan mo, meron sila form of godliness kasi nakadamit ng puti. Diba? Tapos, nakasombrero ng puti. Tapos, ang daming followers, ang daming tao sumusunod sa kanila at kulang na lang sakbahin siya. Pag nakikita siya, umiiyak sila. Amen? Because pag nakikita lang nila sila, parang holy-holy daw. Tawag nga sa kanya, Holy Father. Amen? They have the form of godliness. But, they deny its power. Okay? Lahat sila sumusunod sa kanilang leader na yun na parang banal na banal. Pero dinidinay nila ang power ng totoong Diyos. Bakit kamo? Sapagkat sa kanila, hindi lang Diyos ang kanilang sinasamba, kundi pati yung ilan ng Diyos, pati yung tiyuhin ng Diyos, pati yung mga kapitbahay ng Diyos, na ang daming mga pangalan na tinawag bilang mga santo na tinatawagan nila ng tulong kapag sila ay nangangailangan. What is that? That is denying. Amen? Denying the power of God. Kapag sinabi mong ikaw ay alagad ng Diyos o relihiyon mo ay relihiyon ng Diyos, kailangan kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, yun ang susundin mo. Pero hindi eh. Sa kanila, tumawag ka pa kay ina, tumawag ka pa kay tiyuhin, kay tiyahin. Ang daming mga santo-santo na pagdadaanan mo bago ka makarating sa Diyos. That is denying the power of God. Hindi ka pwedeng dumirect na kay God? Bakit kinakailangan mo pa dumaan para hagdan? Dumaan ka mo na kay santo. Santo ganyan, Santa Barbara, santo ganyan. Bago ka makarating doon sa Diyos. No! That is denying the power of God. Sinasabi, having a form of godliness, parang totoo, pero they deny the power of God because they preach a different gospel. Merong mga iba pa kung sino may power na gumawa ng na mag-answer sa prayers. Yeah? There's only one mediator between God and man, Jesus Christ. Wala na pong mga iba pa. Okay? Number 6, they are the kind to work their way into homes and gain control over gullible women. Yan. Sino na yung mga tao ito na decayed? Sabi po doon sa... Yan. Sabi po doon, they are the kind, if these people are the one who work their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Yan. Pupunta rin yan sa bahay mo, mga kato. Mga naka, so, mga naka, anektay, mga, alam mo, mga business executives, ba? Mga naka-attache case yan. Tapos, papasok sa bahay mo, tapos nangangaral, na akala mo, gospel of Christ. Pero, itinan mo, at meron kang spirit to deserve, ay hindi. Amen? They prey on gullible women. Ibig sabihin ng gullible women, yung mga madaling makaniwala. Kaya nga, marami mga biktima ng mga kulto ng mga babae na ginagawa sila mga sex slaves. Hindi mo ba? Ilang taon na sila nakaranoon kay inkong ganito. Na sila raw ay mga apprentice, ganyan. Pero ginagawa mo pala sila mga sex slaves, yung mga kababaihang ito. Because these women are gullible. Ibig sabihin, madaling mapaniwala at naging biktima sila ng mga false preachers, false prophets, at ang dami po sa panahon natin ngayon yan. Amen? Yan. Then, hindi kayo dapat basta naniniwala na porke ang galing mangaral sa TV, tumatanong-tanong sa TV, nag-isigaw-sigaw, at ang dami followers, million din. Amen? Pero, if they preach a message that is not in the gospel, hindi po nasa salita ng Diyos, i-reject pa kayo. Kahit na, parang anointed sila, o parang ganda-ganda ng preaching nila. Amen? Ang tawag, ang dami nilang mga followers, ang dami
sabi ng mga taong sumusunod sa kanila, pero ang sabi ng Bible, they are false prophets. They are preying on victimizing gullible women, sabi ni Apostol Pablo. So sila po yung mga people who have decayed because they victimize the gullible women, sabi po doon sa verse 6 of 2 Timothy chapter 3. At yung huli po, there is a decay of truth. Pero kung doon sa gospel message, tinitwist nila, parang ano mo totoo, sasabihin pag taas na yung mga kamay nyo. Ganyan, di ba? Taas na yung mga panyo nyo. At mga kamay nyo yung sahod nyo. Kasi magbabarsak ang Panginoon ng pagpapala. Di ba? Ganyan. Pero there is always something behind. Pag inanong mo yung kanilang religion, meron pa rin ano, kasi at the end of the day, may Mama Mary pa rin sila. Diba? So, twisted yung truth. Half truth. Parang totoo, pero titingnan mo ng malalim, hindi. Nakaka-bless yung isang ano, meron mo naman yung isang patotoo, pero alam mo na ang Lord ang nag-ingat sa tao yun, pero nung nagpatutuo siya, yung nanay niya kasi ay attending ng isang religion. At habang nandito siya sa pagpapangan at sa mamasapan mo, tawagan siya sa nanay niya, "Nanay, dito ako ngayon, nakipagpapangan kami, naliipin kami, nandito kami sa mga kamangisan," ganyan na yan. Tapos sabi rin ng nanay niya, pinapag-pray kita anak, ganyan. So, I don't know, gumagal niya yung mga bala. Parang umiiwas niya yung mga bala sa kanya, hindi siya tinatamaan. Kasi pinapag-pray siya ng nanay niya. Tuwa-tuwa na ako. At tapos sa kumisa ng patutuwa niya, sabi niya, kasi si Mama Mary ay iningatan ako. Si Jesus ang nag-iingat sa'yo, si Lord. Hindi si Mama Mary, kasi si Mama Mary tao lang. Wala siyang kapangyarihan ang pagligtas. Amen? Even Mama Mary knows that. Kaya nandito si Mama Mary, sabi niya gano'n, ako ay pinagpala sa lahat ng babae kasi ako ay piniling sisiglan ng tagapagligtas ng Mesiyas, si Jesus. Amen? Even Mama Mary acknowledged, she needed God, Savior. Amen? So, yun po, merong semblance of being at the truth. Pero, sasuriin mo na mas malalim, hindi talaga puro-puro truth. Amen? There is a decay of truth. Kaya, pag gali po lang ako, dali ko mapaniwala, ako, marami ng mga Kristiyano, napupunta pa sa kulto. Kasi hindi nila alam yung fundasyon nila. Okay? There is a decay of truth. Always learning, but never able to come to acknowledge the truth. Nagbabasa naman ng Biblia. Kaya bakit hindi nila malaman kung ano yung katotohanan ng Biblia, di ba? Nagbabasa kaya sila, nasuwi ka nila yan mula Genesis at Revelation. Sa seminaryo, pinag-aaralan kaya nila yan. Pero alam naman nila yung John 3:3, you must be born again. Pero bakit hindi nila pinakamaran, you must be born again? Amen? Amen. Always learning. Paano? Hanggang dito lang sa intellect. Kaya hanggang mag-aaral lang dito sa utak, pero hindi dito bumabaw sa puso. Kaya pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, huwag lang na parang comics kung binabasa. Nagbabasa ka ng kwento, kundi, Lord, itama mo sa puso ko, gawin mo prema, patalunin mo, buhayin mo. Para pag nabasa ko, mabawang buhay ko, manakout ako, para kung tinamaan ang suntok ni Pac-Man, tapos pag-isip ko, buhay na ako, awakened na ako, bago na ako. Amen? Lord, huwag ka, hindi ako papayag na walang mangyayari sa akin. Pag nagbasa ko ng Bible, merong mangyayari sa akin. Amen? Buhay na pasok dito, tapos lilip-lilip niya ang buhay mo. Eh, hindi ako mapapakalit. Pag gumagawa ko ng kasalanan, yung Holy Spirit, ipokonfit ako. Sasabihin parang referee ng basketball, ganoon. Sasabihin, oh, anak, stop. Kasalanan yan. Amen? So, yun, truth, kinakailangan ng truth ay maging ganyan buo sa buhay natin. Hindi na yung kagaya ng mga men of religion, quote-unquote, na nag-aaral sa seminaryo, pinag-aaralan ng mga doktrina, pinag-aaralan ng Biblia, pero lumabas at natapos ang pag-aaral ng Biblia, walang nangyari sa buhay nila. Always learning, but never acknowledging the truth. Amen? Amen. Sige. Kuya, next.
Timoteo. Sa huling kapanahonan, ito ang hahanapin mo. Ito ang sabi pala ni Apostol Pablo. Sa verse 5, sabi niya ganun, have nothing to do with them. Pwede pakialam mo kuya. Yung 2 Timothy chapter 3, verse 5. Balik mo sa unahan. Sa verse 5, sabi doon, have nothing to do with them. Timoteo, kapag na-encounter mo yung mga ganitong tao, sinasabihan na kita, have nothing to do with them. Have nothing to do with them. Wow, ibig sabihin ni Timoteo, ni Pablo, wala kang anumang magiging kaugnayan sa kanila. But that is not to say that you will not evangelize them. You see this morally decaying society. You see these people decaying. Yung mga taong nagdi-decay na, at yung truth nagdi-decay na, pinapakita sa iyo ni Lord yan para magkaroon ka ng burden to evangelize them. But have nothing to do with them. Yun, napaka-linaw na sabi ni Apostol Pablo. Kaya pag ikaw estudyante ka, napakalakas ng, ng hila ng sanlibutan, ng mundo. Amen? Ikaw, Kristiyano ka, lahat ng mga klase mo, unbelievers. Pagkatapos ng magklase, mag-aayayan, punta tayo, inuman tayo. O punta tayo, pagkatapos ng opisina nyo. Bawa na sa call center ka. Mga call center agents kasi, in order for them to keep themselves away, halangan, nag-smoke siya, o kaya, kape ng kape, o kaya, konting side dyan na, mapagising, inom ng beer o inom ng alak para hindi sila makatulog sa trabaho nila lalo na pag-graveyard shift. Okay, so lahat na kasama mo dun sa opisina, ganun ang ginagawa. Ikaw, Kristiyano, ano gagawin mo? Lahat na mga kasama mo sa classroom, mga ikaw lang ang Kristiyano, tapos pagkatapos ng class, tapos na yung exam! Let's celebrate! Punta tayo sa bar! Diba? Tapos inuman tayo. How will you deal with this? Ayan, sinasabi ni Apostol Pablo, Timoteo, kapag nakaharap ka sa ganyan, anong gagawin mo? Ito ang sabi ni Timoteo. Pinakita niya yung, sabi ni Apostol Pablo, pinakita niya yung buhay niya. Timoteo, kapag nakaharap mo mga ganitong sitwasyon, ito sabi niya, you, Timothy, however, know all about my teaching. You know all about my life. My purpose, my faith, my patience, my love, my endurance, my persecutions, my sufferings. What kind of things happened to me in Antioch, in Iconium, and Lystra? The persecutions I endured. Yet, the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Timoteo, anak, kapag dumating ka sa ganitong panahon, sa huling kapanahonan, na ang mga tao ay nagpapakasama, na ang mga tao ay nagpapakabulok sa kanilang mga buhay, isipin mo lahat ng katuruang ibinigay ko sa iyo. Think of all about my teaching. Think of my life. Tingnan mo yung buhay ko. Ako rin, na-persecute, I suffered a lot. Sinusulat mo ni Apostol Pablo ito, nasa loob siya ng kulungan. Again, for the end time. Siya ay in and out of prison cell. At sabi niya, Timoteo, nakita mo paano akong pagpapatuhin hanggang gusto nila akong pamatay na. You have witnessed all of this kasi si Timoteo po ay taga-Lystra. Kaya minensyon niya doon. And you know how people stoned me to death. When I was in Lystra, I suffered persecutions, Timoteo. But, sabi niya Apostol Pablo, sabi niya, yet the Lord, sabi niya natin lang, yet the Lord rescued me from all of them. Amen. Amen. Sa lahat ng bagay na ito, ni-rescue ako ng Lord. Amen. God delivered me. Hindi ako hinayaan ng Lord na mamatay. Hindi ako inayaan ng Lord na matalo, magkapi. God did not allow for me to be defeated. In all of this, God rescued me. God delivered me. God made me victorious.
You will suffer persecutions. You will suffer because of your faith. People will ridicule you for being a Christian. Sabihin nila, Roberto, Kristiyano ka? Hindi ka umiinom ng alak? Ang KJ mo naman? Roberto, Kristiyano ka? Hindi ka naninigarilyo. Lahat kami nila naninigarilyo. Hindi ka naninigarilyo. Tipal mo naman to. Ang KJ mo naman. And people will insult you. People will ridicule you. And the sad thing is, your loved ones mismo. Mismo kumamahal mo sa buhay. Mismo kalapit sa puso mo. Kadikit. Kadugo mo. Amen? Will persecute you because of your faith. Because they never understand what you're going through. They will never understand your faith unless you bring them to the Lordship of Jesus Christ also. Pero, yun naman, do not be surprised. Huwag ka nang magtaka mo bakit. Bakit po ganun, pastora? Tumusunod naman po ako kay Lord, pero bakit po hindi po nila ako maintindihan? Bakit po nila ako inaaway? Bakit po nila ako pinapersecute? Bakit po nila ako pinipigilan? Ito na po sinasabi ng Apostol Pablo. Amen? Because of your faith, you will suffer persecutions. But, fear not, as young as you are, stand up for your faith. Bata! They never surrendered. They went on serving God. Amen. Look at my purpose, my faith, ang sabi niya. My patience, my love. Sabi ni Apostol Pablo. Bakit ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo? Because Paul has lived a full life. Hindi siya nahihiyang sabihin na, tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Bakit? Kasi si Apostol Pablo, nalampasan niya lahat, nadaanan niya lahat, at sa pagdaan niya sa mga bagay na yon, nakita na ni Apostol Pablo yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. So, ganun din ikaw. May pinagdadaanan kang pagsubok, may pinagdadaanan kang laban ng buhay, may pinagdadaanan kang pag-atake ng kaaway, may pinagdadaanan kang pangungutra. They hate you for your faith, they hate you for being a Christian. Do not be dismayed, sabi ng Apostol Pablo. Hold on to my teachings. Hold on to your faith. Hold on to your purpose. Hold on to your patience and your love. Amen, sabi ng Apostol Pablo. Endure. Do not be surprised when you suffer persecutions and sufferings because, sabi ng Apostol Pablo, in all of them, God will rescue you. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, gaano man ito kabigat? Physically, marahil meron tayong nagpapahirap sa atin, sa ating katawan, because we have been buffeted by the enemy, we have been attacked by the enemy physically, or emotionally, meron tayong pinagdadaanan, we are emotionally depressed, maraming ganoon, or I don't know, meron tayong pinagdadaanan mentally, meron tayong nakakapagpasaktan-tutak natin. Amen? Whatever it is, meron mga taong hindi nakakaintindi sa'yo. Sabi ang assurance ng Lord, yet the Lord rescue me from all of them. Amen? Hallelujah. Siguro naman hindi pa natin naranasan yung makulong dahil kay Kristo. Abay si Pablo, grabe. Hindi lamang siya nakulong. Nagkaroon siya ng shipwreck. Siya ay pinagpapato hanggang halos mamatay. Siya po ay binitin ng patiwari. Amen? At siya po ay pinatay. Siguro naman hindi pa natin na magdadaanan yun. Pero pag mapagdaanan man natin yun, sinasabi ng Apostol Pablo, God will rescue you. God will deliver you. God will help you. God will heal you. God will help you. Amen? Amen. Ilagay po natin sa puso natin. In fact, sabi ka nun, everyone who wants to live. Ito, verse 12. Yan. Verse 12. Lagay po sa puso na yan.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kapag nasa ka pala, nababuhay para kay Kristo, ikaw ay magpapersecute. Kaya pag ikaw ay magpapersecute, rejoice! Kasi ibig sabihin na sakit na ka ng kalooban ng Diyos and you are living a godly life. If you are not persecuted, ask yourself, question yourself, am I living a godly life or am I living a compromised life? Baka kaya naman hindi ka naman persecuted kasi sumasama ka sa agos. Pag sinabi nila, kung inom tayo, inom ka rin, kahit Kristiyano ka, eh hindi ka naman persecuted, di ba? Uy, bingo tayo, bingo ka rin, kahit na Kristiyano ka, eh hindi ka naman persecuted. Pero kapag tumanggi ka sa kasalanan, asahan mo na na mapapersecute ka. Amen. Amen. Kaya ang panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo kahit bata ka pa, do not let anyone look down on you because you are young or you are being a youth. But, sabi niya ganun, stand up to your faith. Stand up for Jesus. Amen. At ang sabi ni Apostol Pablo, kuya pakiano, yung next. Sige, yung next, ano? Yan. Yakapin mo ang unchanging message. The world will be changing, constantly changing, from analog cellphone to, ang tawag dito sa mga to, smartphones na kaya mo mga tao, pag kinausap mo, kinakausap ka. Sabihin mo, where is the nearest McDonald's? Bibigyan ka ng direction. Grabe, di ba? Amazing yung technology. The world is constantly changing, but the Lord and Apostle Paul is saying to us, embrace that changing message. Ayakapin mo ang hindi nagbabagong mensahe. Magbago man ang mundo, magbago man ang sosyedad, ang society, magbago man ang lipunan, magbago man ang teknolohiya, magbago man ang lahat ng bagay. Yakapin mo ang bagay na hindi nagbabago bilang Kristiyano. Magtatagumpay ka, mananay ka, mananatili ka. At ano iyon? 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. Kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok, ito ang yakapin mo. Pag dumadaan ka sa matinding suliranin ng buhay, ito ang yakapin mo. Ano po yun? Ang sabi ng Apostol Pablo, but as for you, Timothy, but as for you, King, but as for you, Joshua, but as for you, talk to yourself. Ano sabi niya? Continue in what you have learned and have become convinced of. Kung ano yung tinuro na sa'yo, kung ano yung kapahayagan na sa'yo, huwag mo nang iwanan yan. Continue, pagpatuloy mo na yan. Yung nasimulan mo. Ang sabi doon, because you know those from whom you learned it, kilala mo kung kanino ba yan. Mga totoong lingkod ng Kristiyan. Sina Apostol Pablo, sina Timoteo, galing dito yan, amen? Kay Pastor, yung mga totoong lingkod ng Diyos. At dito ang tinatawag ni Apostol Pablo ay si Timoteo, yung kanyang grandmother. So, Timothy 1 verse 5, ang pinagmulan ng katuroang natanggap ni Timoteo ay sa kanyang lola, who is Lois, and her mommy, who is Eunice. Okay? Ang lola ni Timothy ay si Lois at ang nanay niya, si Eunice. Sila ang nagturo sa kanin, sa kay Timoteo sa edad na 5 taong gulang. Tinuruan na sila ng Biblia. Tinuruan sila ng salita. Tinuruan na siya ng salita ng Diyos. Kaya si Timoteo, lumaki sa salita ng Diyos. Amen? Lumaki sa salita ng Diyos. 5 taong gulang pa lang siya. Dinisciple na siya ng Word of God ni Eunice na nanay niya at ang lola niya na si Lois. Kaya mapalad kayo, if you have been raised up in the family na kung saan ang Word of God ang nananaig. Amen? Mapalad kayo, and do not depart from it. Huwag mo nang iwanan, huwag mo nang lilisan, huwag na kayo umalis. Kung mula pagkabata, ay naturuan na kayo sa ganyan na ang nakapalad po ninyo. Amen? Kung mula pagkabata, ay na-feed na kayo ng Word of God. Na-feed na kayo ng Word of God. Ang sinasabi ni Timothy, ni Papo ka Timothy, continue Timothy. Yung natutunan ko kay Eunice na nanay mo, yung natutunan ko kay Louis na lola mo. Because you know, those from you who learned it, sino lang yung mga
nga. And how from infancy you have known the Holy Spirit. Wala nung baby ka pa. Salita ng Diyos na naririnig mo. Lumaki ka sa church, lumaki ka sa Sunday school. Hanggang sa paglaki mo, yakapin mo yan, pagpatuloy ka dyan, darating ang mga masasamang barkada, darating ang mga classmate na pipilitin kang ilihis sa iyong nakalis ng pananampalataya. Pero ito, sabi ko sa iyo, Timoteo, continue sa mga bagay na natutunan mo. Amen mo ba? Amen. Amen. So, kinakausap ko yung mga estudyante kasi paglabas mo doon sa totoong mundo, diba? Doon talaga yung laban. There is a real battle between good and evil, between bad and good. Amen? So, ito, tandaan niyo, sinabi niyo po, Pablo kay Timothy, hold on, continue on to the teaching which you have received from the scriptures. Yan, no? Verse 15, holy, known as the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Yan. Yan daw po pagbibigay sa inyo ng kataliluhan to discern what is good, what is evil, to follow what is good, to follow what is righteous, to walk in the path of the ways of the Lord. Yan po yung sinasabi, Holy Scriptures. This will make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. At ito, 16. Dapat alam nito, all scriptures is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God, you and I, may be thoroughly equipped for every good work. Yan. Dumating nyo pa ng mga bagay na nagbabago sa lipunan, sa mundo, kapag ang Holy Scriptures, which is God's breath, hiningahan ng Espiritu ng Diyos, ay niyakap natin, ito ay magiging okay. Hindi po natin dapat ito pinawalang bahala. We find ourselves weak in our faith because we do not read the Word of God. We find ourselves easily weak in our faith because we do not read the Word of God. Wala tayong lakas, laban para labanan yung mga pagsubok natin kasi hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Pero, tiglimang oras tayo pag maglaro sa Dota. Amen? Tiglimang oras tayo pag mag-Facebook. Tiglimang oras tayo pag manood ng mga Korean novela. Amen? Pero yung salita ng Diyos, how much time do we allow for the Word of God to be meditated by us. Amen? Amen. Ngayon, talagyan mo sarili mo, kailan ka huli nagbasa ng Biblia? Susunod na tanong, araw-araw ka ba nagbabasa ng Biblia? Amen. Si Pastora na yung nila sumagot. Pero pag tinanong ko, araw-araw kapag nagbabasa ng updates mo sa Twitter, sa Instagram, sa Vine, o kung ano pa man, na mga social media na uso ngayon, o Facebook, amen? Hindi lilipas ang isang araw, hindi mo pupus na kasi hindi na ba yung updates, ilang likes na lang, ilang comments na lang, amen? Pero yung Bible, nabasa mo na ba? Have you read the Bible for today? Please, mga kapatid. Sabi na ako sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God. Kung meron man tayong pinapahalagahang kayamanan sa lupa, ito na yun. Ito na yun, please po. Huwag niyo pong hindi babasahin araw-araw ang Bible. Amen po ba? Amen po ba? Meron po ba tayong Bible? Kung wala tayong Bible at naka-install na dito, mas convenient ka eh. Kasi nandito na, di ba? Kahit nasaan ka. Dati ang Bible, ganito kalalaki, oh. Yan. Tapos nahihiya ka pong hawakan kasi sabi ng kapag-uhaway mo, wow, banal! Di ba? Aasalin ka ba? Pupunta ka ng church. Nakilaki ng Bible mo. Sasabihin, banal! Di ba? Nakilang Bible. Ngayon,
ng mga pasya ng Bible, kaya nasaan ka, sa ethics, sa saan mo. God has made it all convenient for us. All we have to do is read. Amen? So, makakakupo tayo na po, basahin na natin ang Bible araw-araw. Sino ba ang nakakako? O, tas po kami. Yan. Pag hindi po tayo nakapagpasa ng mga nakalang araw, mag-repent po tayo ngayon. Mag-repent po tayo ngayon, magpalihis tayo sa Diyos, magpa-purify tayo sa Diyos. Bago ka pumunta sa trabaho mo, basahin mo muna ang Bible. Bago ka matulog sa gabi, basahin mo muna ang Bible. Amen? Grabe, ilang oras ka kung gumamit ng ano mo, Facebook ha? Nakakahiya sa Lord yun. Tatlong oras ka sa Facebook, pero kahit na ilang minuto lang na ipasa mo ng Bible, hindi mo magawa. Lalo na kung tumatayo ka sa harapan, nagpapaawit ka, tumutugtog ka. Pero wala kong pag, you are empty in terms of the word of God. That is a shame. Nakakaya mo sa Lord yun. Amen. So lahat po tayo ay humingi ng tawad sa Diyos kung tayo po ay nakalita. Kasi hindi po natin nagawa ito. Kasi po, ang changing message na gusto ng Panginoon sa atin through the Apostle Paul is to embrace the God-breathed Holy Scriptures, the Word of God. Dito na po lahat, action-packed ito. Drama, comedy, lahat na dito, instructions, promises, miracles, it's all in here. Gusto mo ng himala, masahin mo yung himala ng gusto ko, pataas yung faith mo. Amen? Gusto mo ng instructions, masahin mo yung Book of Proverbs. Gusto mo ng promises, masahin mo yung Book of Psalms. The Scriptures is the complete book. Andito na po lahat, andito po lahat ang hinahanap natin. Amen po ba? Amen. Kuya Josh, susunod. Yan. So in conclusion, sa muling kapanahunan, everyone will be tried in the furnace of fire. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, or stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Yan. Sa huling kapanahonan daw ito, dadaan daw ang bawat pundasyon natin mga Kristiyano na inilagay. Because we are building a foundation as Christians. And we are building it on the foundation of what? Gold? 2 silver? 3 precious stones? 4 wood? 5 hay? And 6 stubble? Yan daw yung mga materyales na ginagamit natin bilang mga Kristiyano doon sa binibuild natin na buhay natin. At pagdating daw ng panahon, unang po rin yung 3-3-3, palalaanin yan sa apoy. Tayo, palalaanin tayo sa apoy ng mga Kristiyano. Matitingnan kung tayo ba ay gawa sa ginto. Ang pundasyon na ginamit natin ay gawa sa ginto. Pag ang ginto, pinadaan mo sa apoy. Ano mangyayari sa kanya? Lalo siyang magiging puro. Lalo siyang magiging gold. Mag-purify siya. Next, silver. Ganun din ang silver. Kapag pinadaan mo sa apoy, lalo siya kikinang. Di ba? Next, ano? Anong next material? Stones. Precious stones. Pag pinadaan mo sa apoy, ang bato. Mangingitim. O kaya magka-crack. Di ba? Ang bato. Pag sobrang init niya na babasag siya. Okay. Next, wood. Ahoy. Pag pinadaan mo sa apoy ang ahoy, anong mangyayari? Sunog. Magiging apo. Naranasan po namin yan. Nasunog kami ng bahay. Wala na nila. Tumpok lahat. Wood. Hay. Alam niyo po yung hay, yung pagkain ng kabayo. Yung grass na natuyo. Pag pinadaan mo sa apoy, one click, mas mabilis pa. Sunog agad, di ba? Walang matihira. And stubble, yun din yung mga withered grass, mga tuyong mga halaman. Okay, so what are we made of as Christians?
Brethren, saan tayo gawa? Ay sabi ng ourselves. Ano yung ginagamit natin to build our foundation as a Christian? Is it made of gold? Is it made of wood? Is it made of hay? Ano yung pinibuild mo na foundation ngayon? Pag pinadaan ka sa apoy ngayon, palagay mo saan ka dyan? Ikaw ba ay yung purong-purong ginito na kapag pinadaan sa apoy ng pagsubok, lalo kang tumitibay at tumikinang? O ikaw ba yung silver na kapag pinadaan ka sa apoy, lalo kang tumitigas at lalo kang nagiging precious as silver? O ikaw ba yung bato na kapag pinadaan sa apoy, sa sobrang init ng pagsubok na pinadaan mo, tumurubok ka at ikaw ay natutulog at nagiging durog na bato? O ikaw ba ay made of wood na kapag pinadaan sa apoy, sunog ka agad, nanginitin ka at ikaw ay nagiging abo? You are useless for nothing. Or worst of all, are you made of hay? That your foundation is so weak that when you go through the fire of sufferings and trials and tribulations, you are easily taken away from the presence of God. Wala ka na. Sobrang rubok mo, sobrang hila mo na kapag pinadaan ka sa pagsubok ng buhay, nagigive up ka agad. Nawawalan ka ng pag-asa at ayaw mo nang lumaban. Okay? In the last days, all of us will be tried in the fire, in the furnace of fire. So may God help us choose the right foundation that we are building our lives into. Let us choose the best of all, which is gold. Kapag ang gold, pinadaan mo sa apoy, lalo siya napubunify. Lalo siya magiging precious, lalo siya magiging mahal na. Amen po ba? Amen. And lastly, Kuya Josh. Yan. Kaya siguro, let us go back to the time. Let us know the times. Let us discern that we are living in the last days. At yung mga characteristics kanina na inisa-isa natin ay very prevalent na. Nandito na nagkakaroon na nangyayari. Pero huwag tayong mataranda. Kasi sabi ng Apostol Pablo, kagaya ng charge niya, yung encouragement niya kay Timothy, when you encounter such things, think of the teachings you have received from me. Think of my life. Think of my patience and love for you. Paano kitang ni-nurture, inalagaan, di-disciple. Embrace them. Embrace the Holy Scriptures. Do not drift away from them. Do not drift away from the truth. Amen? And most of all, when you go through the trials of life, and when you go through the furnace of fire, be sure that your foundation is strong. Huwag mo kayang masunod ka, huwag mo kayang mamatay ka, ma-depress ka, mag-backslide ka, lumayo ka sa Panginoon, ma-defeat ka. But, kagaya ng Apostol Pablo, maniwala ka. In prison, in shipwreck, in tribulation, in stoning to death, God has rescued me from the world. Amen? Dumarami na tayo sa pagsubok ngayon, let us declare it. Lord, you will rescue me. Lord, you will deliver me. Meron akong matinding pagsubok, meron akong matinding kinagdadaanan, meron akong matinding problema, but I believe, Lord, kagaya na ginawa ko kay Pablo, you never left him. Hindi mo siya iniwanan sa gitna ng pagsubok na pinagdaanan niya. You will rescue me. You will deliver me. You will help me. Amen po ba? Yes. Amen. Tayo po lahat ay yumuko at umikit. Hallelujah, Lord. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Thank you.
evil things of this world is at work against us. They will attack us. They will try to entice us. They will try to tempt us, Lord, to draw away from you. But God, when the times come, Lord, may you find us faithful and pure as gold, precious as silver in your sight. Hindi po kami matagpuan ng mga madaling masunog na mga kahoy o mga dayamiyag, O God. Pag pinadaan kami sa apoy ng pagsubok, Panginoon, na may masungkuhan po kami purong-purong kagaya ng ginto, purong-purong kagaya, Panginoon, ng silver, O Lord God, that you might be proud of us as your children, as Christians of this generation. Lord, huwag kami masungkuhan na obsessed, O God, sa mga bagay na lilipas. Huwag kami masungkuhan na obsessed sa mga bagay na pansanlibutan, mga bagay na pansamantala, mga bagay na mawawala ng kabuluhan pagdating ng panahon. Lord, itama mo ang aming mga puso at focus sa iyo. Let us love you more than ever before. Let us not love the world, but love Jesus in our lives. Let us serve you more than ever before, O God. Huwag mo kami ma-obsessed. Paubos ang oras namin sa mga walang kwentang bagay. Tingin sa lahat, Lord Diyos, mahalin ka namin at ang iyong salita. Yakapin namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Huwag mo kami masungkuhan na mga nakawala sa iyong kalooban. Yamang malapit ka nang dumalik. We are living in the last days. We are living, Lord God, in the times where the blood has become worse and the evil works, O God, of the enemy has proliferated, has increased, O God, and has gone to the extreme. Father, you know, and the means, O God, of these trying times, may you find us faithful, embracing your word, embracing your will, embracing your presence in our lives. Lord God, forgive us, O God, kung nalulong kami, Panginoon. Nagkugol kami ng mahabang oras sa mga bagay na pansanlibutan hingit sa iyong presensya. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nalihis ang aming focus sa iyo at napunta sa mga bagay na nasa mundo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nalihis ang aming pag-ibig mula sa iyo at napunta ang pag-ibig namin sa mga bagay at tao dito sa mundo. Forgive us and cleanse us, Lord God, and restore us this day. Restore our relationship with you. Lord, muli mong pag-alamin ang pag-ibig namin sa iyo. Buhawi mo kami sa iyong salita. Buhawi mo kami sa iyong presensya. Ikaw, Panginoon, ang maging best friend namin. Lord, sa iyo kami magpapal. Magpapal kami sa presence mo, Lord. Magpapal kami sa worship. Magpapal kami sa praise. Higit sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. In the name of Jesus. And forgive us, Lord. Kung, Lord, tiglimang oras kami sa Facebook, pero magbasa ng Bible, hindi namin magawa. Forgive us, Lord, kung naging ingrato kami, mga ingrata. Hindi namin nagawa magpasalamat sa iyo. Sa aming kinakain, sa aming tinadamin, sa aming mga tinatamasa. We have become ungrateful, Lord God. Forgive us, O God. Patawarin mo po kami kung nawalan kami ng takot sa iyo. We have become disobedient to our parents and to our elders. Nagrebelde kami, Panginoon. Nagtampo kami, nagalit kami. Hindi kami nagpatawad. Forgive us, O Lord. Forgive us, Father, if we have become ruthless and reckless and we have done things, O God, that were shameful in your sight. Patawarin mo po kami kung nakagawa kami, nakaisip kami, nakapagsalita kami, nakapagsabi kami ng mga bagay na nakasugat sa puso mo at nakasugat sa puso ng aming kapwa. Patawad, O Diyos. Patawad po sa lahat na nakikita mo sa aming buhay na madumi, pangasalanan, Ama. Patawad po, O Diyos. At Lord, patawad po, Panginoon, kung hindi ka namin inilagay na numero uno sa aming mga buhay. Patawad po, O Diyos, kung hindi ka namin napahalagahan at naging last priority ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Forgive us, O Lord. Patawad po, O Diyos, kung inuna namin ang pagkita ng pera, pagkita ng salami, pagkita ng paglagay sa trabaho, O God,
Patawad po, inuna namin ang pag-aaral namin ang maraming balayihin sa iyo. Forgive us, O God. Cleanse us. Purify us. And Lord, make us pure as gold today, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. O Rawashika na Rawashika. Receive the healing of God. Receive the manifestation of the power of God. Receive the presence of God in your life. Namiss mo si Lord, di ba? Namiss ko siya ng totohanan. Because you know, naranasan mo na siya eh, minsan sa buhay mo. Pero nawala yun, nawala yung init na yun, ang pag-ibig mo sa Diyos. At ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, nire-restore ka niya ngayon. You will once again feel that burning passion and desire to love God and serve Him. Because you realize nothing in this world can satisfy the longing of your heart. Not man, not boyfriends or girlfriends, not money, not jobs, but only the love of God can fill that emptiness in your life. And right now, the Lord is filling you. The Lord is satisfying you. The Lord is touching you in a way that you have never experienced ever in your life. The Lord is breathing upon you right now. The breath of life. The Lord is breathing upon you right now. The very presence that will satisfy all the longings in your life. Just bask in the presence of God. Just stay in His presence. Just feel His love. Just feel the embrace of the Holy Spirit. Iyayakap ka na ngayon. Just as how much you have loved Him, He is loving you back. Lord, thank you, O God. Yes, complete restoration of relationship with you, Lord. Or disease that has a name can prevail in the name of Jesus. And so I rebuke every sickness and disease mula ulang kang talampakan, mula lalamunan, hanggang sa kaloob-looban ng katawan. Bawat organ, bawat cell, bawat tissue, bawat system ng katawan, Panginoon, yung mga anak na ay hipuin mo ngayon naman, padaluin mo yung let the healing touch of God flow right now. Complete healing and miracle in the name of Jesus. Let it flow in the name of Jesus. Let it flow in the name of Jesus. Oh!
sa jeep, nakasakay ka sa bus, nakasakay ka sa tren, biglang darating ang presensya ng Diyos sa iyong lulukuban ka. And your relationship with God will be alive once again. Magiging best friend mo uli siya, magiging Diyos mo uli siya, magiging asawa mo, magiging kaibigan mo, siya ang lahat-lahat sa iyo. Kagaya ng dati. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming maraming salamat. There's nothing in this world that we desire but you, your presence in our lives. Thank you, Lord, because today, hindi mo kami binigo. Bumaba ka, Panginoon, at hinihiko mo kami. Bumaba ka, Panginoon, at muli kang nanahan sa aming mga puso at buhay. At Lord, huwag na itong mawawala. Huwag na itong mawawala pa, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito, puspos na iyong presensya. Naglalaba kami, nagluluto kami, huwag lang kami iiyak sapagkat mararamdaman ang presence mo sa aming mga buhay. Ano man ang ginagawa natin, Lord, darating ka yung presensya mo, Panginoon. Magiging buhay na buhay ang lalakaran namin. Thank you, Father. Maraming salamat mo nga. Bless my brethren, Panginoon, sa kanilang pagbibigay, O God. Dalangin ko, Panginoon, na ito, Panginoon, ay pati seed of faith na mamumunga at yayabong at darating ang panahon aalihin natin, Panginoon, ng kasaganan sa ating mga buhay. Maraming maraming salamat sa aking mga kapatid, Panginoon, na dinako ko sa lugar na ito. Meron kang ginawa sa aming mga buhay. At ang papasalamat kami, O Diyos. Lord, hallelujah.
Muli ako ang pinagpapasalamat para sa pagkagod tayo na hapon. Salamat uli, Panginoon, sa pagbabago ng iyong malasang presensya sa amin. Kapag kami na ay uuwing hindi ligo, Ama. Maraming salamat po sa pagpapala. Maraming salamat po sa salvation na mananampagdaman sa araw na ito, Panginoon. At sa aming pansang madalang paghiwahi, wali, Panginoon, sa pagkali sa lugar na ito, inaway madala namin ang presensya ngayon, Panginoon, at yung pabuhay namin sa mga darating na araw, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami pinili mo sa huling kapanahon ng iyong Panginoon. At hindi sa dyan na ito kami sa lugar na ito, Panginoon, at napakinggan namin ang mga mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Humihingi po kami ng lakas at wisdom, Panginoon, karunungan, Panginoon, upang ay sa kabuhin namin ang aming mga natanggap na karan mula sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami muli nagpapasalamat at tinataas namin ang iyong mataas na pangalan ng Panginoon, Panginoon. At sa araw na ito, pinupurihan ako namin, pinabalik namin lahat ng papurot na salamat sa iyong pinakamataas na pangalan at ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat. Kaya salamat na maraming, Panginoon, sa araw na ito. Sa iyo lamang ang lahat ng papurot na salamat at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagtanong at alis po sa atin. So much love in the kingdom.